Good evening sa lahat ng inyong tigapakinig. I am one of your silent listeners at avid talaga Sir Red. Just call me Rush. Ako po ay isang OFW at nagtatrabaho bilang marketer sa isang private company. Sa kakapakinig ko nga po sa mga iba't ibang katatakutang kuwento sa lahat ng inyong mga platform. Etong at naengganyo na rin po ako na ipadala ang sarili kong kwento. Simulan po natin nung ako ay college pa lamang sa Cebu. 2008 and I was second year. Naalala ko nang magyayapo yung mga klase ko na mag-outing sa lugar namin. So syempre, pumayag naman ako agad kasi mainam po iyon at malapit lamang sa amin. Nasa probinsya po yung bayan namin, which is 3 hours away sa city center. So biglaan po yung outing kaya hindi po talaga na drawing o kaya natuloy. At dahil may mga sasakyan ang iba naming kaklase, kaya nakisakay na lang din po kami. As in, wala talagang dull moments nung kami ay bumabiyahe. Tawanan, kulitan at tuksuhan. Maganda rin naman talaga yung panahon nung araw na yun. Natatandaan ko nga din, Sir Red, na dumaan kami doon sa way na papuntang Hidden Valley sa Cebu. Napakalubak pa nga po ng road doon nung panahong yun. Pero nang dumating kami, namangha talaga kami sa ganda ng tanawin. Napapalibutan po talaga ng kabundukan at gubat. So yung resort ay nasa gitna. May 3 pool po ito dati. So kung mahilig ka mag-nature trip, maganda talaga yung lugar na ito nung time na yun. And take note, tinaasan po talaga ng pasadya ang mga bakod sa resort para maiwasan na rin po syempre ang pagpasok ng mga wild animals. 1 PM nang dumating po kami doon. May mga nakareserbang rooms naman na din po sila kaya nagpasya na rin po kami na mag-overnight sa lugar. Kahit 1 hour away lang sa bahay namin yung lugar na iyon, eh sinulit ko na po talaga dahil minsan lamang ako at first time na nakapasyal sa resort na iyon. Natatandaan ko rin po kasi noon, Sir Red, na kumalat yung balita doon na minsan ay naging tirahan daw ng mga kulto ang lugar kung saan matatagpuan ang naturang resort. Sa lugar daw na iyon, puro mga birheng babae ang kanilang mga inaalay sa hindi naman nang nabanggit na Panginoon. So nag-enjoy po yung lahat. Kainan, swimming, takbuhan, card games. At talagang masasabi kong nakaka-enjoy talaga sa lugar na yun lalo pagsapit ng dilim. So nung medyo umi-extra dark na talaga sa buong kapaligiran, doon na kami nagpasya na tumambay na sa kwarto. By the way po, 15 packs po kami. Hiwalay ang kwarto naming mga lalaki sa kwarto ng mga babae. Pero walang nakatambay sa kwarto ng mga lalaki nung time na iyon at halos lahat kasi kami ay nagkakasiyahan pa sa kwarto ng mga babae. Natatandaan ko pa nga, Sir Red, sa aming kasiyahan, sinabi nung isang friend ko na nagngangalang Donald na meron daw falls sa labas ng resort. Kung lalakarin daw namin, 15 minutes daw ang aming gugugulin. Ayaw ko sanang sumama dahil tinatamad na ako nung time na iyon at medyo pagod na rin. Siyempre, mas pipiliin ko na rin na tumabi sa crush ko kesa naman magpaputik pa sa daan doon. So ayun na nga, wala din talaga ako naging choice. Dahil sa peer pressure ika nga, eh sinama pa rin ako. 5 kami na lumabas papunta ng falls at sobrang dilim na kahit alas 8 pa lang ng gabi. Sinamahan naman kami nung isang lokal doon. Ang sabi kasi namin, titingnan lang namin yung falls at uuwi na.
Ewan ko nga din talaga, Sir Red, kung ano yung pumasok sa utak nung kasama naming isa at yung barkada ko kung bakit pinili niyang gabi na pumunta dun. Pwede naman sanang ipagpabukas pero wala nga talagang choice. De sige, pinagbigyan ko siya. Sa katunayan, nalaman din namin na bawal daw talagang pumunta doon lalo kapag ganitong oras na. Mahirap din daw kasi kapag mawawala sa gubat. Pero nagpumilit yung kasama namin at sumama na talaga ako. Binayaran pa namin yung serbisyo ng teenager na isang lokal doon. So habang naglalakad kami, bukod sa napakadilim ng daan, matataas ang puno at talahib, nakikita naman namin yung pathway at ito yung sinundan namin. Hanggang sa dumating na nga kami doon sa falls na sinasabi nung kasama ko. Halatang hindi pa talaga ito napupuntahan ng iba dahil bukod sa parang wala pang kabaso-basura o kaya kahit sino mang naroroon na nag-stay, sobrang ganda at ang lamig ng tubig. Wala sa hinagap. Bandang alas 8:30. Dito po nagsimula yung mga sightings namin sa hindi maipaliwanag na dahilan. So habang namamangha po kaming lahat sa ganda ng lugar, may isang napakaliwanag na bagay sa taas namin. Hindi namin makita kung ano siya pero naisip namin na baka helicopter siya. Nakakatawa nga, Sir Red, yung conclusion naming iyon sapagkat paano nga naman magkakaroon ng helicopter nang hindi namin nadidinig yung tunog nito lalo kung malapit lamang sa amin. As in, nasa taas lang siya ng falls. Lumiwanag talaga yung kabuuan ng falls, Sir Red, at bigla na lamang nawala ang liwanag. Believe me or not, more or less 3 to 5 seconds lamang ang itinagal. Hindi ko talaga malilimutan yun. Hanggang sa may nakita po kaming parang dalawang anyong tao. Malapit sila sa batuhan ng falls. Dahil madilim at tanging ilaw ng liwanag at lampara yung nagsisilbing liwanag namin sa gabing iyon, hindi namin matiyak kung sino-sino sila. Hindi namin maaninag ang buong mukha nila basta't ang nakikita lamang namin ay parang nakasuot sila ng pang-army. Yung isa ay green habang yung isa naman ay naka-brown. May kalakihan yung ulo nila at iyon, Sir Red, ang napansin ko. Ewan kung napansin din ba ng mga kasama ko pero nang nagawi ang aking paningin sa kanilang mga mukha, nakita kong wala silang ilong at maiitim ang mga bilugan nilang mata na hindi pangkaraniwan ang laki. Sa pakiwari o tantsa ko, Sir Red, ay parang 7 or 8 footer sila pero maliliit ang mga katawan. Ewan pero parang ang dulas nilang tignan. Yun bang parang hahawakan mo e tiyak madudulas ang iyong kamay? Nakatayo lamang sila sa gawing iyon ng mga batuhan. Nagmamasid at tanging ulo lamang nila ang nakakagalaw. Parang katulad namin ay inaaninag kami. Hindi kami agad nakagalaw sa sobrang hilakbot nun. Pero nang mahimasmasan ay nagsitakbuhan talaga kami, Sir Red, at lahat kami pati yung batang guide na lokal doon ay halos talagang walang tigil na tumakbo makarating lamang kami pabalik sa resort. Sinabi namin sa front desk ng resort ang nangyari. Doon nga'y nagpatawag sila agad ng tanod para balikan yung falls pero ang sabi nila ay wala naman silang nakita. Hindi talaga kami nakatulog ng gabing iyon, Sir Red. Maaga tuloy kaming umuwi pabalik sa dorm namin sa syudad. I swear to my lolo's grave, Sir Red, na hindi ako nagsisinungaling. Marahil may mga nakikinig sa inyo ngayon na nag-iisip na mga gawa-gawa lamang ito, katang isip o kaya ay nababaliw lang.
pero talagang malinis ang konsensya ko at malinaw ko silang nakita. To think, Sir Red, na hindi naman din kami lasing at wala talagang nag-inuman nung gabing yun. Ito talagang experience na ito ay habang buhay kong dadalhin at magpasa hanggang sa huling hininga ko, sasabihin kong totoo ang mga nakita ko. Inattach ko po sa email kong ito, Sir Red, yung larawan nung falls at maging yung resort na pinuntahan namin. Pero wag nyo na lamang pong i-include yung ngalan ng resort na to. Marahil ilan sa inyong mga tigapakinig ngayon ay meron ng clue kung saan ang resort na ito at marahil sila ay nakarating na rin dito, lalo ang mga tiga Cebu. Bilang pagtatapos, nais ko pong ipatiktik ang aking misis na si Chris Catherine at ang anak kong si Rushley. Maraming salamat si Red at sa Team Sindak sa pag-feature ng aking kwento. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.